Sound check, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At ngayon po pag-usapan natin ang mga top requested stocks. So bago ang lahat, don't forget to subscribe to our channel at pakipress po ang notification bell para palagi po kayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. And syempre guys, so sa part na to marami na tayong mga videos, no? Since Friday, so we have top trending stocks. Saan ba yan? Okay, saan ba yan? Wait lang, ano? Hinahanap ko eh. 26. Ito ba yan? Wait lang. 26. Ayun, 27. So, dito guys. Right here sa may 27, ano? Ayan. So, we have here top trending stocks. Part 1, tapos part 2. Tapos, nung Saturday, we have here blue chips. Part 1 and part 2. Tapos, we have here the big picture update kay dito. Tapos, kahapon guys, Sunday is, ayan, meron tayong 3 videos, ano? So, we have here the property stocks update, mining and oil sector update, and we have here, yung pinakalas, big picture update ng mga top trending stocks. So, sa part na to, ang pag-usapan nga natin is top requested stocks. So, ayan. So, punta po tayo dito sa may community tab. O, ayan, no? Stock request, comment down. So, tignan natin guys yung mga comment. Ayan. So, bago ang lahat, so, syempre, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout kay Sir Kelvin Castro, kay Sir Jose Bernardino Jr., Happy Life Journey, Jamo, ano ba yun? Jamo Alfonso, Jadine Villags, Kelvin Castro ulit, Sir Alex Jr. Garcia, Sir Wahe Raul, ayan o, Sir Jim Ang, tapos Sir JJ Bersamen, and yung last is si Sir John Santos. So by the way po, lahat po ng mga kinoment nyo is halos meron na tayo, no? So paki-search na lang po sa mga ano natin, sa mga thumbnails and especially sa mga video description natin sa mga videos. So andun po yung mga list. Tapos yung i-include natin ngayon is yung mga wala pa. Ayan, tapos nagdagdag din ako ng konti para dumami, no? O, ayan. Let's start. So syempre, so don't forget to follow din yung aking account sa may Instagrams. Ayan. So paki-search po Stock Play. Let's start with Vita. So ayan. So based dito kay Vita, kung papansinin natin, so still sideways pa rin tong si Vita eh. Right here. Series of lower highs since noong 2018, ano? High, lower high, lower high, lower high, lower high, lower high, lower high. Tapos, right now, si Vita is sideways, no? Then, i-check natin kung nag-breakout na ba. So, i-check muna natin kung nag-breakout na. So, based dito, we have here. Okay. So, sa part na to is, ayun. Fresh breakout, no? Series of lower highs since 2018. So, we have 1, 2, 3, 4, and breakout, no? So, sa part na to, si Vita is breakout na, guys. And here, kung siya ay izoom natin, so, siya ay nag-create na ng double bottom pattern, ano? First bottom is here. Right here. First bottom. Tapos, yung second bottom is here. Right here. And possible, guys. So, pagka hindi pa to nag-breakout, possible is mag-print out pa siya ng ika-triple bottom, ano?
Ayan. Third bottom. Right here. Okay. So, pagka binuhusan sa baba. So, possible triple bottom pattern. Okay. Since siya ay nasa support, right? So, from here, ang support natin dito is around 0.88. Tapos, yung ating resistance is here sa 0.98 or sabihin na natin sa piso. Ayan. Okay. So, wait lang, ano? So, burahin natin. Ayan. Right here. Okay, so dito guys. Ayan, so malapit sa may piso, no? So, ayan. So, tingnan natin kung siya ay magre-retest for breakout, no? Si Vita. Tapos, sa moving averages, 50. So, medyo malayo. 100, malayo rin. 200. O, ayun. So, nag-breakout na rito sa ating 200-day moving average. This is a good sign. So, bakit? So, based dito sa ating nakikita kay Vita is, so, we have breakout tapos pullback. Okay? Breakout then pullback or yung tinatawag na throwback. So, sa part na to, pagka nag-breakout to, possible is mag-start na yung markup phase natin kay Vita. Ayan. So, ayan, no? Still sideways pa naman siya. So, possible, this part is accumulation phase right here. Ayan, sideways eh, no? And kay Cloud, okay, pagka-chinek natin yan, so medyo sideways pa rin, ano? Right here. Tapos nag-create ng base or support. Ayan, no? Flatline guys, flatline. Ayan. Tapos i-check naman natin sa RSI. Okay, ano ba nangyari dito? O, ayun. So, nag-bounce guys, kasi support eh. Support. So, syempre, ang resistance natin dito is medyo malayo pa, no? O, ayan. So, tingnan natin kung siya ay mag-retest sa kanyang resistance dito sa may RSI. Ayan. So, tingnan natin, ano? Kasi parang trend line din ito, yun. Series of touches, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. O, ayan. So, tingnan natin, guys, kung mag-hold dyan. Tapos kay MACD, lower highs din sa histogram, right? Lower highs, tapos kay MACD line is, ayun, so nag-flip na pababa, ano? So, tignan natin kung siya ay magpiprint out ng bearish crossover. Okay, so tignan natin guys, no? And here, kay OBV, so sell off muna tayo, cool off guys, since fresh breakout sa 200-day moving average. And kung papansinin natin right now, so siya ay nasa support. Okay? So support yan guys. So kung bullish to si ano si Vita, dapat mag-print out to ng higher high. Okay, so dito guys, right here. Save. So next naman natin si APVI. Oh, ayan. So, dinagdag natin to guys, no? Dito sa ating, ano, mga stock request. So, sa part na to is, ayun. Ritas for breakout to sa APVI, no? This is huge, guys, pagka nag-breakout. So, sa part na to, possible, i-tweak natin na konti yung ating pattern, ano? Ayan. So, mag-a-adjust tayo na konti sa mas malaki. So, mas malaking pattern. So, based dito, parang ang formation niya is eto. So, we have here left shoulder, tapos head, tapos ayan, okay? Right shoulder, guys.
inverse head and shoulder pattern. So this is huge guys pagka nag-breakout, no? Ayan. Pero ang papansinin natin, fresh breakout pa namin to, no? Panaminin. Panaman, ayan. Fresh breakout pa naman to guys. KAPVI. Ayan, no? So we have here the neckline. So ito guys yung neckline or si breakout point. Right here. Tapos boom. Push. Then, ayun. Ritas for breakout dito sa may next resistance niya, no? So, pagka nabasag yan, guys, or nabutas, okay, so, possible lang next target na natin for this one, KAPVI is here. Okay, so, dito, guys, malapit dito, no? Sa 15.97, or sabihin na natin sa may 16 pesos. Ayan, so, tignan natin. Pero kung papansinin natin, parang meron din dito. Di lang halata, ano? Okay, so dito guys, sa 15.4 pesos. Ayan. Yung first, okay, 15.4, tapos yung next is 16 pesos. So, ayan, so tingnan natin, ano? This is huge, guys. Inverse head and shoulder pattern kay APBI. Tapos, ang moving averages, so medyo malayo naman, ano? Okay. Tapos, kay Cloud, o, oh, ayun. So, siya ay bullish na right now. So, bakit? Nasa taas na nung Cloud. Si Candle, ayun, o, oh, diba? So, pagka si Candle is nasa taas nung Ichimoku Cloud, so meaning nun bullish. So, sa part na to, so, very obvious naman si APVI is bullish right now. So, yun nga lang. So, parang ano na siya eh. Mark up pace na siya, no? Right here. So, medyo mataas na. Okay. So, simula dito sa may baba, sa 8 pesos, 8.3, tapos hanggang dito, ayun. So, 81% na. Yung gain niya, no? Ayan. And here, KRSI, so overbought. So, tingnan natin kung tataas pa to, guys. O, ayan. So, fresh breakout, eh. Tapos, overbought siya ngayon. Tapos, wait. So, meron ba tayong trend? Right here. Okay. So, parang trend din to, yo. Wait lang. So, burahin natin yung iba. Ayan, so parang trend guys, no? So we have 1, 2, and 3 touches. Ayan, so tignan natin kung siya ay masusunod dito sa part na to, no? Since siya ay nasa resistance right now. Sa RSI and sa price action. Diba, resistance. Ayan, so meron tayong confluence sa ating RSI. Tapos kay MACD, so, bullish crossover right here. So, tignan natin kung siya ay masusustain, ano? Bullish crossover, tapos sa histogram series of higher highs. Nice, nice. Ayan. And sa volume, natitignan natin. So, parang breakout na din siya sa part na to eh. Wait lang. So, ayan. So, possible. Okay, so breakout na siya pero hindi pa naman ano, no? Hindi pa siya visible as is. Oh, ayan. So, let's see. Let's see, let's see. Okay. So, yung next natin si Converge. Converge. Oh, ayan. So, dito naman kay Converge. So, medyo hindi siya visible dito sa daily chart, no? So, punta tayo sa, ano, sa early chart. Ayan, sa 4-hour chart, tapos sa early chart tayo. So, ayan, so dito. So, based from this is, okay,
So, wait lang. Oh, ayan. Kasi na-hit na yung ating target profit eh, no? Kay Converge. So, based dito sa ating triangle pattern. Ayun, no? Di ba na-hit? And here sa part na to, kung titignan natin. Okay. Wait lang. Okay, so, burahin natin to. Bura-bura. So, based dito guys, ang kanyang resistance is here. Right here. No, ayan. So, dito guys, 15.9, ano? 15.9 pesos. Tapos, meron tayong confluence sa ating cloud. May flatline guys dito sa part na to. So, pagka nag-breakout, okay. So, next resistance natin for Converge is here. Okay, so possible dito. Right here sa 16.25 pesos. Pagka nag-breakout guys, no? Tapos, yung support natin sa baba, pwede hanap tayo, no? Wait. So, on support natin will be, so, pwede dito, guys. Pwede. Right here. Ayan. So, possible support is here. Sa 15.6, no? 15.6 pesos. Series of touches. So, we have 1, 2, 3, and 4. So, diba? So, ayan. So, tingnan natin. And base here. So, we have here the strong bounce. Kay Cloud. No? And sa part na to, tingnan natin kung siya ay magbe-breakout dito sa may all-time high niya. No? So, based from this, okay, kung titingnan natin yung pattern na to, tingnan natin kung meron siyang trend, no? Ayan, so we have here the breakout. Diba? Breakout. Ayan. So, possible, this part or this pattern is, oh, ayan, ano yan? Falling wedge, no? So, possible continuation pattern. Pataas. Ayan, kasi dito nag-breakout sa may taas eh. So, possible this part or this pattern is continuation pattern. Oh, ayan. So, sa part naman na to, so, overall, so, sana mag-create siya ng cup with handle pattern na malaki, no? Right here. So, we have huge cup, right? Tapos, here, handle. O, ayan. So, tingnan natin kung ito ay magpe-play out. Super bullish, guys, pagka nag-play out to, no? Kay Converge. Big, big cup with handle pattern. Tapos, okay. So, dito naman sa RSI. So, breakout na rin. Right here. So, breakout, eh. Ayan, diba? Breakout. Pero, meron tayong resistance dito, eh. Right here. Okay, so, resistance to. Right here. Okay, so, resistance yan, guys. So, tingnan natin kung makakapanik, no? Ayan. So, tingnan natin, guys. Tapos, kay MACD, okay, so nag-flip na pataas. Ito si MACD line, tapos series, or siya ay nag-print out na ng higher low right here sa may histogram. So, this is a good sign, no? Kay Converge. Tapos kay OBV, okay, so series of lower highs pa rin naman. Ayan, so wala pa tayong breakout dito. Okay, so mag-drawing tayo. So, ang resistance is here. Ayan, so tignan natin kung makakapanik dyan guys, no?
Series of lower highs eh. High, lower, high, lower, high. Bearish, ano? Oh, ayan. So, next naman natin is Converge, tapos AP. Okay. So, itong si AP, di natin naisama sa blue chips, no? Oh, ayan. So, punta tayo sa daily chart. So, based dito sa daily chart, still in, ano siya, no? Still in downtrend. Diba? Still in downtrend channel since 2015. So, based dito, so, kung mag-zoom tayo, guys, here kay Aboitiz, so, ayan. So, nabasag, guys, yung ating trend, no? So, possible, right here, so, tignan natin kung this part is, or this pattern is, continuation pattern sa baba. Ayan, kasi dito nag-breakout, yeah. Breakdown pa nga, ano? Right here, oh. So, sa part na to, siya ay nasa support. So, pagka nalaglag, so, ang next support na natin for AP is here. So, 24.6 pesos. Ayan. So, let's see, no? Ayan, kasi doon nalaglag eh. Tapos, sa moving averages, 50, ayun. So, naano na. Nabasag na guys yung support. 100. Okay, so, butas din. K100, bearish, no? 200, ayun, butas. Ayan. So, yun lang guys, mukhang bearish to, no? Si AP. Tapos, kay Cloud. So, right here naman kay Cloud, still sideways pa rin, pero parang siya ay magpiflip na pababa, ano? At magpiprint out na ng red. Red background. So, pagka red yung ating background sa Cloud, so, meaning nun, bearish. O, ayun na, diba? So, nagko-converge. Tapos, sa ating RSI, so, nabasag na rin yung ating support. So, very obvious naman. Tapos, yung next is, okay, so, possible dito, guys. Around here. Support. Okay, so, tignan natin kung magbabounce dyan. No? Si AP. Tapos, so, dito naman sa MACD. Bearish crossover kay MACD line at signal line. Tapos, lower low sa histogram. Bearish, no? Based dito sa MACD. Tapos kay OBV, ayun, sa binuhusan, bearish, no? Series of lower highs and series of lower lows. Bearish, guys, bearish. O, ayan. So, based dito, okay, so meron tayong trend line, eh. Diba? Ayan. So, we have here, series of touches. So, we have 1, 2, 3, and 4. So, pagka nabutas pa to guys, yun lang. Super bearish na talaga na to, no? Si AP. So, ayan. Tapos, yung next naman natin, si Green. So, dito naman kay Green. I-check natin si Green. So, right here. Ayan. So, sa part na to, hindi pa rin nai-hit yung ating, ano, no? Yung pinak-target price, which is around 3.25 pesos. Ayan. So, sa part na to kay Green, still in sideways. Tapos, siya ay nasa support right now. Okay, so malapit dito sa may 2.6 pesos. So, pagka nalaglag possible, dito siya. Sa 2.5. Okay. So, bakit dito, guys? Bakit dito? Kasi, trend line yan, eh, di ba? Trend is our friend. So, we have 1, 2, 3, 4, and possible 5. If ever nabubuhusan, no? O, ayan. Tapos, ating moving averages, 50. Okay. So, medyo malapit dito sa ating trend line. 100, 200. Okay. Still intact pa naman, ano? Tapos kay Cloud,
So medyo hype na rin to, guys, no? Ayan, kasi mataas na rin yung kanya upside rally. So from this point, okay, sa baba, tapos hanggang dito sa may taas, ayan, so almost 320% na yung kanyang upside. And here, KRSI, so ayan, okay, so malapit na mauntog dito sa may sinasabi nating support or trend line. So we have here first, second, third, and possible fourth right here. Series of lower highs and series of lower lows. So still bearish pa rin to in short term na si green. Tapos, so dito naman kay MACD, so we have here bearish crossover, right? Tapos lower low sa histogram, bearish, no? Tapos kay OBV, lower high din right here, tapos top out, ano? Ayan, so top out dito, guys, top out. So meron ba tayong trend line? So parang meron nga, ano? So we have here, ayan. So just in case na siya ibubuhusan, possible dito malaglag dito, guys, diyan. Ayan. So next naman natin si C. Ayan, si C, Chelsea. So based dito kay Chelsea, okay, so i-check natin, guys. So medyo ala eh, medyo nalaglag na dito sa ating trendline, guys. So bali yung support natin is here, okay, so malapit dito, guys, sa 5 point, okay, so sa may 5.1, no, pesos, okay. So basta malapit dito, guys, right here sa part na yan, support yun, ano? And sa moving averages 100, okay, support yun, no? Okay, so nag-hold dito, guys, sa may 50 day moving average. Tapos sa 100, okay, sa medyo malayo. Tapos sa 200, ayun, sa baba. And here kay Cloud, oh, ayan, so nag-hold din dito sa may taas ng Cloud. So pagka nag-bounce to, edi medyo okay pa, no? Ayan. Pero right now, support and resistance flip to eh. So yung dating support, so ngayon is nag-a-act as resistance. So, ayan, no? So let's see, guys. Tapos, so dito naman sa RSI, so siya ay nasa may support, pero mukhang malalaglag eh, no? So if ever na siya ay malalaglag, edi dito yan, dito, guys, sa part na to, dyan. Tapos kay MACD, so lower or higher low, higher low dito, guys, nice. Tapos ayan, so di pa naman nag-flip, no, si MACD line pataas. Tapos dito naman kay OBV, okay, so talagang binusan, guys, eh. No, ayan, so wala tayong magagawa dyan. Support, okay, so hanapin natin yung support based dito sa kanyang trend, no? Okay, so right now siya ay nasa support. So pagka nalaglag, guys, possible dito na tayo pupunta, right here, dyan, dito, no, sa part na to. So next naman natin si PHR. O, ayan, PHR. So i-check natin si PHR, guys. So dito naman kay PHR, okay, so wala pa rin breakout, ano, since 2017, series of lower highs 1, 2, 3, 4, and 5, and 6. Tapos kung i-zoom natin to si PHR, so possible, ayan, so triple bottom pattern, okay, so possible, pero
Hindi pa natin alam kasi hindi pa nagbe-breakout dito sa may downtrend line, eh, no? Ayan. Support is na sa 2.88 pesos. Tapos yung resistance is na sa 3.1 pesos. So pagka nakapanik, guys, so possible ma-hit natin to si 3.25 pesos, ano? And syempre possible retest for breakout. Ayan, so tignan natin, guys, no? And here sa moving averages 50, 100, tapos 200. Okay, so this is huge, guys, ano? Siya ay nag-close sa may baba ng 200. 200 day moving average. So pagka nakapanik, so medyo maganda yung mga ano na to, mga play out na to, ano, pagka nakapanik sa may 200. Cloud. So kay cloud naman, so medyo sideways. Ayan, so bakit? Okay. Kasi wala pa nga tayo kasing breakout dito sa may downtrend line niya. So pagka nag-breakout dyan, so syempre, tataas yan si cloud. Ayan, so tignan natin, no? No breakout pe. Tapos dito naman TRSI. Okay. So based dito, so medyo nag-bounce here sa may support. So tignan natin kung siya ay magre-retest, no? Sa resistance dito sa may taas. Tapos kay MACD, so possible bearish crossover. Ayan, no? Si MACD line is nag-flip na pababa, no? Tapos si histogram is lower highs. So ayan. And here kay OBV, kung i-check natin to, wala pa naman tayong breakout, eh. O, ayan. So, nag-bounce lang siya, guys, no? Ayan. So, tingnan natin kung magbe-breakout sa first week ng December. So, next naman natin si BEL. Ayan, BEL. So, dito naman kay BEL, guys. So, based dito. Okay, so breakout na rin to, no? Since August. Ayan, no? Diba? So, very obvious naman. So, right here. This part. Okay. So, sa part na to, this part is accumulation phase. Ayan. So, sideways, eh. Tapos breakout right now. Ayan. So possible, this is the start, no? Of the markup phase. So syempre, yung mga retail buyers is papasok na dyan. Okay? To push the price higher. Higher and higher. Ayan. So that's why yung tawag sa kanya is markup phase. Okay? So, siya ay nagkakaroon ng price discovery. Kaya yung price is tumataas. Tapos, sa moving average, 50, 100, 200. Okay, so we have here the golden cross. Nice. And si cloud is pataas din. Bullish, ano? Ayan, no? Diba? Tapos kay RSI, so series of lower highs and lower lows. Okay, right here. Tapos yung support natin, meron ba? Hindi, i-check natin, ano. Okay, so possible, ito yung kanyang trend line support, no? So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and possible dito 5. 8 tapos 9, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, ayan. So, tingnan natin kung malalaglag dun. Tapos, kay MACD, bearish crossover. Right? Ayan, no? Tapos, si histogram is nag-flip na from positive to negative.
Ayan. So, tignan natin guys kung kailan siya mateterminate, no? Sa pagiging bearish. Ayan. Tapos, dito naman kay OBV. So, sell off siya ngayon, ano? Sell off right now. So, bali, ang support natin for this 1KBEL is saan? Ay, sa possible dito. Support. Support dyan, no? Support. Tapos, saan pa ba? So, possible dito naman. Okay. So, resistance naman to guys. Right here. Oh, ayan. Okay. Tapos, yung next natin, si AREIT. AREIT. Oh, ayan. So, i-check natin to guys. Okay. So, sa part na to. Okay. So, grabe guys to, no? Si AREIT. So, from the accumulation phase. So, sa part na to. Accumulation phase. Tapos, breakout. Then, here. So, binasag niyo yung kanyang dating all-time high, ano? Tapos, throwback right now. Tapos, nag-hold. So, this is very interesting kay AREIT, ano? So, we have here the throwback. So, pagka nag-hold, tapos nag-push, push upside, super bullish to, guys. No, ayan. No? So, tignan natin. Right here. Ayan. And sa moving averages, so medyo malayo, 100, 200. Okay, so wala pa tayong makikita, no? Oops. And here, KRSI, so overbought na rin siya. So medyo hype na to, no? Overbought na, tapos KMACD, lower highs. Okay, lower highs. So tignan natin. And kay OBV, so meron bang volume? O ayan, so pataas yung kanyang volume guys. This is huge, no? O ayan, so tingnan natin. Next is B-Core. So tingnan natin si B-Core guys. Berjaya. Okay, so base dito, kung papansinin natin, so medyo nare-reject eh. Diba? So, nag-drawing tayo dito ng Elliott Wave. So, we have here first. First, second, third, fourth, then bounce. So, sa part na to, is almost na-reach na rin yung ating target price, no? So, dito guys, sa may 5 pesos. Ayan. So, almost hit na rin siya, no? Si fifth wave. Ayan, so base dito. So kung titignan nyo guys, mark up phase na yun eh. So kumbaga ano na siya, siya ay hype na, no? Si B-Core. So kung susukatin natin to from this point, tapos hanggang dito 135%, no? Percent. So ayan. Tapos ang moving averages 50, malayo, 100, 200. Ayan, so medyo malayo naman, ano? So, ayan. And here, KRSI. So, meron ba tayong bearish divergence? So, possible, meron nga, ano? So, we have series of lower highs. High, lower high, lower high. Tapos, sa price action natin is, ayan. So, we have high, higher, high, higher, high. High, higher, high, higher, high. Tapos, sa price action or sa, ano natin, sa may RSI, high, lower, high, lower, high. So, meaning guys, possible, bearish divergence to, no? Ayan.
Tapos based dito, so parang meron tayong trend line here. Meron ba? Okay. So hindi naman siya definite, no. Pero pwede na rin. So ayan, no. Since nung March, no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So tignan natin kung bubuhusan dito sa may part na to. O diyan sa may trend line, no. Diyan. Tapos kay MACD, so possible bearish crossover. O, diba? Bearish crossover, possible. Right here. And sa histogram, okay, so nag-flip na ulit, no? So nag-flip na ulit siya from positive to negative. O, ayan. This is not a good sign for B-Core. Tapos kay volume, lower high, pero wala pa naman tayong lower low, no? No, ayan. Support is here sa baba. Diyan. Ayan, so mahirapan siya makapanik dito, guys, eh. Oh, ayan. So next naman natin si East West. East West. So dito kay East West, guys, kung papansinin natin, okay, so hindi pa rin nare-reach yung ating target price dito kay East West, no? So based dito sa ating cup pattern, so ang ating target price is here sa 13.45 pesos. Pero still, sabi ko nga, hindi pa siya nare-reach. So ayan. So ang support natin for East West is here sa may 11.5 pesos. So pagka hindi nag-hold, edi sa may ano na tayo, red box. Red box sa baba. Okay, so dito, guys. Oops, wait lang. Okay, so dito, guys, right here. Sa may 10.8, no. Ayan, 10.8 pesos. O ayan, so tignan natin. Tapos sa moving averages, 50, 100, 200. Okay, so medyo malayo na dito sa may price action, ano? Sa moving averages. And kay cloud, ayan, so pataas na rin yung cloud, eh. Or super taas na talaga, ano? Ayan, oh. O, diba? So, kung susukati natin, okay, from this point, tapos hagan dito sa may dulo, so almost 100%, no? Ayan, kay East West. And here, kay RSI, ayan, so nauntog na nga, eh, sa ating trend line, ano? So we have here, so we have high, tapos lower high, right? And here, sa baba, so we have low, lower low. Okay, so bearish, guys. So based dito, possible malaglag si East West hanggang dito sa may trend line natin, ano? So we have 1, 2, 3, 4, and possible 5. Ayan. Tapos dito naman kay MACD, lower high, right? Lower high, pababa. Tapos si MACD line is nag-flip na pababa. Okay, so this is huge, guys, no? Medyo... Ayan, so tingnan natin kung mag-hold nga dun sa may support. And here, okay, so wala pa tayong breakout. Ayan, so dapat mag-breakout to, no? To print another higher high. Ayan, so wala pa, eh. Wala, wala. So next natin, si PNB. So based dito kay PNB, okay, so breakout na din to, eh. Right here, oh, diba? So siya ay breakout na sa ating accumulation phase, tapos markup phase na to, guys, kay PNB, ano? So from this point, okay, sa pinakababa sa 20 pesos,
So siya ay nag-increase na hanggang dito sa 32.25. Okay, so ayan. So kati natin 63%, no? Okay, so medyo malaki na rin, guys. Support. Okay, so syempre dito sa 28.75 pesos. Tapos yung resistance is malapit naman dito sa 32.25 pesos, or 32.5 pesos. So ayan. So based dito, guys. Okay, so para din siyang ano eh, di ba? Cup pattern, no? Na malaki. O, ayan. Moving averages, 50, malayo, 100, 200. Okay, so tingnan natin kung siya ba ay sustainable dito sa part na to, no? Right here. Tapos, key cloud. O, ayan. So, medyo mataas na rin yung kanyang trajectory ng cloud niya. Diba? Tapos, okay, KRSI. So, sell off, no? So, ang support natin is here. So, ayan, support siya, no? So, pagka hindi nag-hold, edi sell off ulit tayo, no? So, possible dito na. Right here. Okay, so, pwede natin i-adjust na konti. Diyan, guys. Ayan. Tapos kay MACD, possible bearish crossover. Diba? O, ayan yun. So, nag-flip na pababa si MACD line. Ano? Tapos lower high dito sa histogram. And here kay OBV. Okay. So, same lang din. So, nag-sell off ng konti. Okay. So, tignan natin kung siya ay mag-print out ng another higher high dito sa kanyang volume. O, ayan. So, next naman natin si HLCM. Okay, so wala pa tayo nito, no? HLCM. So, base naman dito, guys. So, fresh breakout. Okay. So, sa ating downtrend line. And as well sa ating symmetrical triangle pattern. Okay, so we have here the breakout, breakout, tapos throwback. Then possible, yung next wave natin is, ayan, so mataas na, no? Pero take note, dapat siya ay mag-print out muna ng higher high sa part na to. Ayan, so dapat makapanik siya dito sa may 7.4 pesos sa HLCM, no? And here, so, moving averages natin, 50, malayo, 100, malayo rin, 200, ayun. So, sa part na to, wala pa nga tayong breakout eh. Diba? No breakout. So, tingnan natin kung si HLCM is magre-retest dito sa may 200 day moving average. Tapos, dito naman, KRSI, so meron tayong trend line, tapos nag-bounce siya, good. So, yun nga lang, right now, siya ay nasa resistance. So, pagka hindi nakapanik, ay debabalik tayo dito sa may support or trend line, no? Diyan. Tapos, so, si MACD naman yung next. Okay, so, nagko-converge. So, very obvious, guys, nagko-converge. Tapos, kay histogram, lower highs. So, ayan. So, tingnan natin, no? Si HLCM. And here, kay OBV, okay, so nag-bounce, nice bounce. So, tignan natin kung siya ay magre-retest dito sa kanyang resistance dati, no? Ayan. Tapos, yung next natin is Euro. Okay, so last two na, Euro. So, dito naman kay Euro, guys. Wait lang. Okay. So, we have here the blue box, which is the accumulation phase for Euro, no? So, sa part na to, guys, this is markup phase, no? Tapos ngayon, binubuhusan siya right now.
So nag-bounce siya rito sa may support around 2.5 pesos. Then yung next natin is saan? So based dito, so we have here, okay, so ating resistance will be possible dito, guys. Okay, so dito sa 2.75 pesos. Ayan, so tingnan natin kung siya magbe-break out doon, ano? Tapos yung next is here. Okay, around here. So dito sa 3 pesos. Tapos, okay, sa part na to kasi meron pa din tayong gap na hindi pa na-filled, no? So possible lang naman, possible. Ayan, no? So possible siya ay ma-filled, no? Pero hindi naman palagi. Ayan. And here came moving averages 50, malayo, 100, 200. Okay, nice. So so intact naman yung kanyang mga moving averages, ano? Tapos kay Cloud. Oh, ayan, so medyo mataas na rin to, guys. So, 'di ba? Mataas na yung kanyang trajectory. So kung susukatin natin to, so from here sa 1.65 tapos hanggang dito, so almost 92% na, no? Oh, ayan. So hype na siya. Mark up phase na, guys. Tapos dito kay RSI. So medyo lumalaban, ano, kasi binuhusan sa baba eh. Siya ay lumalaban, so pagka nakapanik, ede good. So pagka naman hindi, ede sell off ulit tayo kay Euro, no? So based dito, so we have support. So possible dito na yung support natin eh. Diba? Diyan. Series of touches eh. So we have, oops, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dami, 9, 10, 11, 12. So ang dami, guys, no? Dito kay Euro. And here kay MACD. So lower highs na rin. So tingnan natin kung masusustain to, no? Super taas ng kanyang MACD line eh. And here kay OBV. Ayan. Sorry, dip bounce, ano? So after the sell off, so syempre meron tayo dyang relief bounce. So ayan. Tapos yung last, si TUGS or si TUGS. So based dito kay TUGS, okay, so breakout na tayo dito sa ano natin eh, no? Sa 200 day moving average eh. Tapos ayan, huge cup pattern to, guys. So very huge to, no? So pagka nag breakout to, okay, so ang possible price target natin dito is here, yung kanyang height, no? So let's see, right here, let's say dito siya magbe-break out. So ang possible target natin is 2.75. okay, so dito, guys, 2.75 right here. O yan, so tignan natin, ano? Bullish eh, di ba? Ayan. Tapos sa moving averages, 50, 100, okay, still intact pa naman, ano? And kung susukatin natin to, yung kanyang profit right now, okay, so we have 188%. Okay, so medyo hype na rin to, no? Super taas na. Tapos RSI, okay, so possible mag-retest to dito sa may overbought area. Ayan, so tignan natin, ano? Tapos kay MACD, higher high, so sana masustain, ano? For breakout to, dapat siya ay masustain. Tapos dito naman kay OBV. Ayan, so malapit lang din dito sa may all-time high.
So sana mag-print out siya, no, sa Tuesday bukas, guys, ng higher high. Ayan. So I think tapos na po tayo sa ating mga top requested stocks. So salamat po sa inyong panonood. See you po sa next video. Bye-bye.